Good morning guys, samahan niyo ako. Magluluto tayo ngayon ng lumpiang sariwa. Etong ating mga sahog. So maghiwa muna tayo ng ating mga rekado. Ayun. Nahugasan ko na ito lahat guys, ang ating mga rekado bago ko siya hiwain. So ayun, balatan na natin ang ating carrot. Ayun, kasi itong aking lumpiang sariwa guys is sarili ko lang tong version. So ito, iba't ibang gulay siya na kung ano lang yung available dito sa amin. Ito, zucchini to siya guys. Kamag-anak at ito ng kundol sa Pilipinas. So ayan, hiwain lang natin siya ng maninipis. Pare-parehas lang sila ng hiwa. Lahat ng gulay is hiwain lang natin ng paganito. Ayun. So, ayan ang ating patatas. Kasi, wala kami ditong, usually dapat ang ginagamit dito is kamote. Pero wala kaming kamote. Kaya, patatas lang. Ayun. Siguro, magkasinlasa naman to siya. Ayun, patatas natin, isibabad natin. O, ayun ang ating kalabasa. So, saan ka makikitang lumpiang sariwa na may kalabasa? Baka ito pa lang guys, first time sa akin. Kaya, hatulan na lang natin mamaya kung anong lasa niya. So, ito, hiwain din natin ang ating kalabasa. Parehas lang sa paghiwa dun sa ating carrot, zucchini at patatas. Ayun. So, ayun guys, patapos na yung kalabasa. Lagyan natin ngayon ng stop, lock, and listen na bell pepper, yung traffic light bell pepper, para may kulay-kulay ang ating lumpiang sariwa. At eh, syempre, i-prepare na rin natin ngayon ang ating hipon. So, ayan, hiwain natin ng maliliit, guys. At ang ating kisbara. Ito yung pampabango sa ating gulay. Pampalasa na rin. Ayun. At syempre, dagdagan natin ang ating bawang, guys. Kasi kunti lang kanina. Kailangan pala marami. Dahil maglalagay tayo sa sauce mamaya. Tapos gagawa pa tayo ng toasted na bawang para sa ating toppings para masarap siya mamaya. So ayun, hiwain lang natin ng maliliit siya. At ayun. So ayun na guys. Tapos ngayon, isunod na natin ang ating cabbage. Hiwain lang ng maliliit. Hugasan. So that's it. Tapos. So, ayun na guys, naka-prepare na lahat ang ating mga gagamiting gulay. So, ayun. Meron tayo ditong hipon, ang ating bell pepper, yung carrots, yung ating kalabasa, zucchini, at ang ating patatas. Siyempre, hindi mawawala yung sibuyas, bawang. So, ayun na siya. So, ayun. Next step guys is gagawa tayo ng para sa ating lumpia wrapper mixture. So, ayan, mixture talaga. Ilagay natin ang ating fresh milk. So, at ang ating flour. Kung wala kayong fresh milk, pwede naman ninyong gamitin, guys, yung plain water lang. So, ayan, haluin lang na maigi. Ayan. Tapos, isunod na natin ang ating oil. Ayan. Halo lang din. Hanggang sa mawala yung lumps, magiging maganda na yung kanyang itsura. So, isunod natin yung ating egg. Ayan, halu-haluin. Bahala kayo guys kung paano nyo haluin. Gumamit kayo ng tinidor or whatever. Ayan. Ayan, hanggang sa magpino na yung ating mixture. So, ayun. Pwede na natin dagdagan ng kisbara para may kulay-kulay ang ating wrapper. So, ayan. Ngayon, gagawalagay na tayo sa kawali, guys, ng mga 1/4 cup. So, ayan. Wait natin na mawala na yung dikit niya. Ayun. So, be patient sa pag-antay kasi kailangan yung apoy niya is medium lang para hindi siya masunog. So, ayan, para pantay yung pagkaluto. So, test natin kung wala na siyang dikit. Ayan, medyo okay na guys. So, ayan, lipat na natin sa plato. Ayan, so ang ganda ng kulay. So, ayan nga pala guys, gagawa muna tayo ng isa pang mixture, yung plain lang siya para maiba naman. So, ayun. Same procedure lang din naman siya.
lagay sa kawali at mag-antay hanggang sa maluto. So, ayan na. Then, prepare na natin ngayon ang para sa ating sauce. Ayan, nilalagay ko na lang dun sa bababa guys kung paano ko to ginawa. Antayin lang natin hanggang yung sa lumapot siya. So, ayan na yung ating nagawang lumpia wrapper done. So, punta naman tayo ngayon sa third step, guys. Pagkatapos ng sauce natin, mag-isa na tayo ng ating mga pang-fillings. Ayan, yung palaman sa ating lumpia. So, painitin natin ngayon ang ating oil or butter para mas medyo masarap. So, ayan, halalay lang ang pag-isa, guys. Huwag sunugin yung bawang para ma-fill pa rin natin kasi lumpia sariwa ito. So, konting gisa-gisa lang siya. At yung ating shrimp, konting gisa-gisa. Pag namula-mula na siya, lagay natin ating mga spices. Kung anong gusto niyo spices, kasi ako, spices ko is limited lang kasi nagda-diet ako. So, ayun. Ito ng oyster sauce, yung aking pampalasa. Wala ng iba. Maliban sa pepper, salt na konti, tsaka oyster sauce. So, ayun. Ilagay na ngayon natin ang ating kalabasa. Carrot, ang ating potato, and yun, halo-haloin lang natin siya, at ang ating zucchini. So, ayan, ang ganda na ng kulay. So, ilagay na natin ang ating bell pepper, pampakulay. Siyempre, ang ating ding cabbage, at kunting kisbara na pampalasa, pampabango. So, ayan, that's it. So, pisa na natin ngayon, guys, ang pagbalot. So, ayan. So, ayan, guys, kung ganyan ang pagbalot. O, ayun. Ay, nahulog ang aking cellphone. Oh, my God. O, ayun. Siyempre, tapos na, guys, ang aking pagbalot. So, ayan. Very easy. So, ayun. Plating is done. So, oras na ng tikiman. Ayan, with sauce. At meron tayo ditong dinikdik na mga nuts. So, wala kasi kaming money, guys. Kaya, kung ano-anong nuts na lang aking na-provide. So, ayan na, guys. Gayahin nyo na, guys. Para pang merienda. Ang inyong mga kiddos at family. Sana nagustuhan nyo, guys. At thank you sa panunood. God bless. At hanggang sa muli kong mga videos. At pagluluto, salamat sa pagsubaybay at pag-subscribe. Bye!